So guys, good morning sa ating lahat. So meron tayong ayusin ngayon na microwave oven. So ang naging problema niya guys is pumutok daw dito sa loob. So ngayon guys, i-check natin kung ano yung kanyang problema. So guys, buksan lang natin. So yun guys, bago natin siyang buksan, so check muna natin sa kanyang continuity dito sa plug niya, tapos i-on natin yan. yung dalawang terminal yan, tapos i-on natin, wala siyang reading yan. So buksan na natin guys. So ito guys, buksan na natin yan. So, una natin gawin guys, i-check natin yung fuse. So, kasi sabi nila may pumutok. So, check natin yung fuse niya. Ayan. Pag tumulog, yan, meron siya. So, check natin yung fuse guys. So, wala na, busted na yung fuse niya. So, tanggalin lang natin guys yung fuse. So, yun guys, tanggalin natin yung fuse. So, then guys, yung kanyang fuse, so itetesting natin kung may continuity. Ayan. So, kunin natin yung test pad na dalawa. Ayan, check natin guys. Ayan. So, yun, walang tumunog. Ayan. So, ibig sabihin, busted na itong fuse. So, gawin natin guys, wala tayo fuse. Ayan na lang natin, jajam pa lang natin mamaya. Buksan na natin. So, ang si-check na natin is check natin tong kanyang high voltage transformer, tapos high voltage capacitor, tapos high voltage diode. Tapos check din natin tong kanyang magnetron kung may shorted din siya. So, yun guys, tanggalin na natin tong mga wiring. So, bago pala natin tayo magtanggal ng wiring, so siguraduhin muna natin na i-discharge natin itong kanyang high voltage capacitor, kasi meron tayong naka-stack dito na 5,000 volts naka-stack dito, pataas. So, bago tayo magtanggal ng wire, so, di-discharge muna natin itong kanyang high voltage capacitor. Ayan, ito yun guys. Ayan. So, di-discharge natin ito guys, yung kanyang high voltage. Ayan. So, gamit lang tayo ng long nose, tapos discharge natin. Ayan, bago tayo magtanggal. So, tanggalin ko muna isang pin. Ayan. Ayan. Tanggal ko isang pin, tapos discharge natin. Ayan. Bali, 10 seconds natin guys, i-short siya para ma-discharge yung kanyang voltahe. I-discharge natin guys. So, 10 seconds, yan. Bakit tayo magbaklas. Ayan. So, yan na-discharge natin guys. Pwede natin magbaklas ng kanilang wiring. Ayan. So, check na natin ito kanyang high voltage transformer, tapos high voltage capacitor, tapos yung high voltage diode. Tapos check na rin natin itong kanyang fuse dito guys. Ayan. May fuse kasi dito isang malaking fuse. So yan guys, check na natin. So balik guys, ang wala natin i-check is itong kanyang high voltage transformer. So na-discharge naman na natin yung high voltage capacitor. So check natin itong kanyang high voltage transformer, itong kanyang primary. Ayan. So, tanggalin natin itong kanyang connection guys. Ayan. Bali, dalawa ito. Isa sa labas na kasi sa loob. Ayan. So yan guys, natanggalan natin. Check lang natin. So, ang pag-check naman dito guys is may continuity siya. Ayan. Ayan. Ganyan din natin ito. Itong pumunta doon sa magnetron. Ayan. Check natin guys lahat. Tanggalin natin. Ito yung kanyang magnetron guys. Ito yung nagbibigay ng init. Ayan. Tanggalin natin guys. Ayan. Tapos pati natin itong kanyang dito sa may fuse. Hugutan natin.
Ayan. So, nanggalan natin. So, check natin tong kanyang transformer, guys. Kung mayroon siyang shorted sa linya. Ayan. So, check natin, guys. Sa lab, ang pag-test kasi nito, guys, is ayan, may kanyang continuity. So, check natin yung nasa loob, yung sang of pin. Ayan. Pero medyo malilim na, guys, yung makita. Tapos, check natin isa. Kung tutunog yan, ibig sabihin, good. Good siya. Ayan, good. So, ngayon, guys, ibabody ground natin. Ibabody ground natin. Kung tutunog, guys, ayan, mayroon siyang short. Ayan, check natin sa body ground. So, ayan, guys, wala. Ayan, check natin. Ayan, wala. Check natin, wala. So, yung isang pin naman, guys, check natin. Ayan, wala din. Ayan. So, hindi siya short itong primary natin. Doon, dito sa body ground. So, hindi ito yung dahilan. So, ibig sabihin, good. Good siya. So, ngayon, guys, sunod naman natin is yung secondary. Yung secondary niya, guys. So, yung secondary, ito yung secondary niya. Ayan. So, ganun din, guys, ang pag-check. Pag-check naman dito, pag-shorted siya, tumunog. Pag-shorted, pag ganyan. Pag tinek mo yung dalawang terminal niya, tapos tumunog, ibig sabihin, shorted. Ang pag-test kasi dito is wala siyang continuity. Ayan. May resistance lang siya, konti. Pero, hindi dapat siya shorted. Dito dun sa harap, dun sa primary, meron talaga yan. Kasi, coil yan na magbibigay ng supply papunta doon sa ating high voltage capacitor. So, testing natin, guys. Tapos, ang pin dito sa loob. Check natin yan sa loob yan. So, yan, guys. Wala. Ayan. So, ayos yan. Hindi siya sorted. So, ibabody ground naman natin. Ito, body ground natin. Ayan. So, wala. Ayan. Yung isa naman, balik tayo natin. Isa, body ground. So, wala. Ayan. Wala siya, guys. Ayan. Wala. So, this has been good. So, ngayon, guys, sunod naman natin gawin is yung kanyang capacitor. Ayan. Yung capacitor natin, guys. Ay, bago pala, guys, itong ating fuse. Check natin itong fuse. Pasin ko lang. Yung kanyang fuse. Ayan, ito yung fuse niya. Ayan. So, check natin itong fuse, guys. Buo pa siya. Ayan. Check natin yung fuse. Ayan. Check, ngayon na, pag-check naman ito, kung may continuity. Ayan, so. Buo siya, guys, buo. Ayan. Buo yun. Ayan, fuse. So, ang sunod naman, guys, is yung kanyang capacitor. Ayan. So, check natin yung capacitor, guys, kung shorted. May short siya. So, yun, guys, bali, testing naman natin itong kanyang high voltage capacitor. Ayan. Ayan. So, dalawang terminal. Ayan, check natin, guys. Dapat to, hindi. So, yun. So, bakit siya tumutog? Ayan. Mukhang shorted, guys. Ayan. Check naman natin sa body. Ayan. Ayan, wala. Sa kabila naman, guys. Ayan. 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 Pag dalawang pin, yung dalawang pin niya, guys. Ayan. So, baklasin natin. Ito, guys, yung capacitor niya. Ayan, ito yung capacitor. So, check natin, guys, yung dalawang terminal niya. Ayan. Kulang natin. Ito yung ano, high voltage diode. Ayan. So, guys, check natin ito yung dalawang terminal. Ayan. So, yan. Tumulog siya, guys. Ayan, tumulog. Ayan. Ayan. At balik tayo natin. Ayan. Tapos i-body natin. So, wala. Kabila naman. So, wala. So, yung lang, guys, yung dalawang terminal niya. Ayan. Ayan. Shorted siya, guys. Shorted. Ayan. So, bali, ano ba ito? .75 microfarad. So, hanap tayo, guys. A few moments later. So, ito, guys, may nahanap tayong kapareha niya.
pero mas mataas lang konti. Ayan, bali itong isa kasi guys is pares naman, tapos yun lang guys, mas mataas yung kanyang parad 0.75. Itong isa, is 0.80, tapos pares naman sila ng 10 mega ohms. Ayan, so check na natin guys pag-compare natin. Ayan, kung ano yung naging problema niya. So ito yung luma. Ayan, ito yung luma guys, testing natin. Ayan, so test natin sa resistance. Ayan, ayan, ito yung luma. So yan, may tunog. Ayan, ito yung papalit natin. So yun guys, wala. Ayan, hindi siya tumutunog. Balik tayo natin guys. Ayan, check natin, kita nyo. Ayan, wala rin. Ayan, oh, so good siya, ito yung good. Tapos yung body ground natin guys, wala, ilipat natin sa terminal. So yun, wala. So ito yung good. Ayan, ito yung sira. So sira ito guys, kaya pumuputok ang fuse. Ayan, sira itong high voltage capacitor, kaya sumasabog yung fuse. So sira ito guys. So ito yung ipapalit natin. So mas mataas lang siya ng parang 0.5, kasi yung dati kasi guys is 0.75. So ito yung lalagay natin is 0.80 microfarad. So i-check pa natin pala yung ano, yung kanyang high voltage diode. Ayan, ayan, check natin. Dapat yan dito tulog. Ayan, ayan, check natin guys. Ayan, ayos siya. Balik tayo natin. So ayan, ayos siya guys, ayos tong high voltage nya. So yun guys, ito lang problema natin, high voltage capacitor. So guys, ayan, gusto pala ba? Ito pala itong kanyang magneton. Bago natin i-assemble, check na lang natin ulit itong kanyang magneton kung shorted din siya. So ang pag-test naman nito guys, yung kanyang magnetron is yung dalawang pin is shorted yan, may resistance. Ayan, tutunog yung ating tester. Ayan, testing natin. Ayan, so ito guys, good. Good tong magnetron niya. Ayan, so testing natin sa body kung magkakaroon siya ng shorted. Ayan, so ayos naman guys. Ayan, ayan, hindi natin nakikita. Ayan, so check natin sa body. So wala, okay naman. Lipat natin yung terminal sa kabila. Ayan guys, wala. So good itong kanyang magnetron. So ang naging problema lang natin guys, itong ayang high voltage capacitor. Ayan, so buti may stock tayo. Ayan, ito ipapalit natin. So ito guys, balik ka natin. Ayan, so assemble lang natin guys. Ayan, tapusin natin sa ating harin natin din sa ating magnetron. Adjust natin guys. Ayan, sa kanya magnetron. Ayan siya. Ayan, so ayos lang natin guys yung wiring. So basa natin magdidikit-dikit guys, para kasi umiinit to itong pan, dapat walang kaana dyan, walang didikit. Ayan, so nilagyan natin, tapos yung primary guys, lagyan na natin yung primary. Balik natin ulit kasi good naman itong high voltage transformer nya. Balik natin yung connection.
So ito na guys yung ating fuse, bali engine ampere ko na siya. Ayan, gumawit lang tayo ng wire na manipis. Bali guys, ito, ayan. Bali kasi ang fuse niya is dapat is nasa 8 amperes. Nasa 8 amperes, bali gumawit na lang ako ng dalawang manipis na wire. Ayan, para kaya ang buhayan. So ilagay lang natin guys. So yun guys, ilagay na natin yung fuse. So testing natin itong kanyang saksakan kung meron na siyang infinity. Ayan. Dapat to, may reading na tayo. Ayan, may reading na tayo dun sa ating multi-tester na digital. So may reading na tayo dyan. Ayan. Paglagay natin. So ayan guys, napansin nyo. Ayan, may reading na siya. May reading na tayo guys. Sabi ko tulad kanina na walang reading. Zero siya. So, ibig sabihin, okay na itong call natin. Tapos subukan din natin isang terminal, babalik lang natin. Ayan. Baka may shorten siya. Ayan, natanis niya guys, wala, hindi siya tutunog. Ganun din yung isa. Ayan. Ayan, so wala guys. So, ayos, ayos na. So, testing na lang natin guys. Ayan, kung okay na yung call natin. Microwave oven, kung hindi na yun, puputok yung fuse. Ayan, saglit lang guys, kung wala ko ng mag na may tubig. Meanwhile, so ito guys, kumuha na ako ng mag na may tubig. So itetesting na natin itong ating microwave. Testing natin siya guys. So check muna natin yung saksakan natin kung mayroon siyang 220. Ayan. Check natin yung outlet natin guys. So meron tayong 227 volts. Ayan. Ayan. So testing natin guys. So pasok muna natin itong ating mag na may tubig. Ayan. So lagyan natin guys. Ayan. So saksak natin. Ayan guys, sinaksak na natin. So testing natin guys. So ayan, guys, hindi na pumutok yung kanyang fuse. Ayan. So ayan, wala ko pumutok. Ayan, hindi na pumutok yung fuse guys. So may ikot naman yung ating microwave. Gumagana, tumutunog. Ayan. So ngayon guys, check lang natin kung iinit naman yung ilagay nating tubig. Ayan. Hintay lang natin guys. Ayan. So yung kapasitor guys na nasira, ayan, certain, ayan. So yun yung dahilan kung bakit pumutok yung case natin. Ayan, ayan. Ito yung timer niya, gumagana naman. Ayun. So ngayon guys, check natin yung lagay natin tubig kong uminit. Buksan natin. So ayun guys, pansin nyo, ayan na, umusok. Ayan. So ayun guys, success. Gumana yung ating microwave. So ang problema lang guys is yung kanyang high voltage capacitor. So guys, ayos na itong ating microwave oven. Gumagana na. So guys, again, this is Jabon TV. Don't forget to subscribe, like, and share. At paki-press na po ang ating notification bell guys para updated po tayo sa ating videos. So guys, nga pala sa ating mga bagong subscribers, shout out. At viewers, shout out din. So guys, good day po sa ating lahat.